O eto, may mensahe sa inyo, no? Si Manong Johnny, mga kababayan. May mensahe si Manong Johnny doon sa mga kumakalaban sa gobyerno na iyakin daw. Iyakin pala kayo. Iyakin. Iyakin. Nalaban-laban kayo sa gobyerno tapos reklamo kayo. Iyakin pala kayo eh. Pag kumalaban kayo, kailangan harapin ninyo, no? Huwag kayong magreklamo. Kalaban niya eh. Siyempre, kapag kumalaban kayo, tatapatan kayo ng mas malakas para sigurado ubos kayo. Ano po ba sabi ni Manong JPE, mga kababayan? Ito po. One Ponce Enrile sa mga makakaliwang umaaray sa pagkakatalaga ni BP Sara bilang vice coacher ng NTF LCAC. Ayan. Eh alam niyo naman po, nung isang nitong linggo lang ay itinalaga bilang vice coacher ng NTF LCAC si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sabi dito ni JPE, ito ang hindi ko maintindihan. Bakit ang mga taong ito ay umaangal? No? Umaangal daw po kasi si Inday Sara ang nilagay na doon sa ano, binigyan na ng malakas na posisyon si Inday Sara. Biruin mo, kalaban mo, no? Umaangal. Ang labanan nyo, eh, patayan. Tapos, oh, bakit yan lalagay mo? Bakit yan ang ano? Eh di lalo kaming nategi niyan. Eh yun yung gusto namin talaga. No? Maubos kayo. Sabi ni JPE, pag magrebelde ka, ano ang ibig sabihin nun? Gusto mong agawin ang kapangyarihan ng kasalukuyang gobyerno. Tama! No, hindi naman kayo puposisyon dyan kundi kung susunod kayo sa gobyerno ng Pilipinas. Eh. Ngayon, nagsisiangalan itong mga hinayupak na to dahil nga daw po, eh inilagay ang ating vice-presidente at alam naman po nating lahat na talagang ang mga Duterte, yan, Pangulong Duterte, Inday Sara Duterte, ang mga Marcos, eh talagang gustong ubusin po itong mga makakaliwa dito sa ating bansa, no? So, nagrebelda kayo, tas aangal-angal kayo, weak pala kayo, kayo pala yung iyakin, no? Sabi niya, my God, they are against the constitution that organizes the country na nagsasaayos ng ating bansa, mga kababayan, and they are fighting against the constitution democratically installed by the peaceful people of the country. Mga kababayan, yan po. Yung nag-aayos ng ating bansa, nagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa, eh kinakalaban itong mga rebelde na to. Tapos ngayon, aangal. Kasi po, mas malakas na personalidad o ang vice-presidente natin ang inilagay bilang ano, bilang vice coacher, mga kababayan. Eh, talagang pag sinabi niya, Inday, ubusin niya mga yan, ubus niya mga yan. No? Nakakalimutan po yata nila na sila ay mga rebelde, kalaban ng bansa. No? You are rebels. You are enemies of the state. O yan. Bakit kayo nagko-complain kung sino kalaban ninyo? Ano to, basketball? O yung ibang sport na kunyari may rules and regulation? O dapat hindi lalagpas ng 6 foot yung player ninyo. Ganito lang ang rules and regulation natin. Ah. Siguro sa kanila, iniisip nila, o kalaban natin yung gobyerno. Kailangan, hindi pwedeng ilagay si Inday Sara Duterte dyan. Ah. Kasi ano namin yan, ano tawag doon? Papadisqualify natin yan sa labanan. May rules and regulation na bawal si Inday. O, may ganun ba? Salot kayo ng ating bansa. Baka nakakalimutan ninyo. Kaya, ang tanging gusto ng mamamayang Pilipino, maubos kayo. No? Kaya, tuwan-tuwa naman po ang mamamayang Pilipino nang si Inday Sara Duterte ay maitalaga doon sa posisyon na yun. Dahil alam po, nakikilos at mas magiging hard to laban sa mga ito na kumakalaban sa ating konstitusyon. Bakit kayo nagreklamo? Kami nga dapat nagreklamo eh dahil kinakawawa nyo yung mga kababayan natin na walang kinalaman, di ba? Kinakawawa nyo yung mga kababayan natin na halos nagtatrabaho para mabuhay ang kanilang pamilya tapos aagawan ninyo, no? Nung mga kita at nung kanilang mga pangkain. You have chosen to take up arms against the government. Oh, pinili nyo nga naman talaga yan, di ba?
Ba't nag-iiyakan kayo? Pinili nyo na kung malaban sa gobyerno, eh bakit pa, bakit nung inilagay na si Inday Sara Duterte, iiyakan kayo? Ano po ibig sabihin nun? Paubos na kasi kayo. At uubusin lalo kayo. Ano? When you go to war, you become a rebel. You are ready to gamble your life for power. Yun yun eh. Ano kami? Mamamayang Pilipino at ang gobyerno ng Pilipinas, pahayaan na lang na kayo ay mamuno sa ating bansa na alam natin na wala naman kayong magandang idudulot. Hahayaan na lang ba namin yun? Siyempre, kami, no? Kami. No? Ang gobyerno ng Pilipinas ay maglalagay ng isang tao na alam niya na talagang uubos sa inyo. Hindi hahayaan na ma-take over nyo o ma-take charge nyo ang aming gobyerno. Di po ba? Wala pala kayo kay JP eh. Oh. Higit 100 taon ang nabubuhayan. Pero wala pa din kayo. Hindi pa din kayo nananalo. Ano? Yung bossing ninyo, tegi na. Etong si JP, ayan o. Oh, kasama pa din ng gobyerno ng Pilipinas. Pumasok kayo bilang rebelde. Alam nyo, sa isip nyo, umpisa pa lang, nabuhay nyo ang kapalit kung sakali. Diba? Para lang maagaw ang kapangyarihan sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya dapat handa kayo sa kahit anong mangyayari sa inyo. Hindi yung nakita nyo lang, nagre-reposition na, no, ang gobyerno para talagang maubos na kayo, iyakan na kayo dyan. E di sumuko na kayong lahat, ganun lang naman yun. Ayaw nyo palang ayaw nyo palang magkandaletche-letche kayo eh. Magsisukuan kayo at bumalik. Bumalik kayo sa gobyerno. Ganun lang yon. Kung takot na kayo, nangangatog na kayo, nanginginig na mga tuhod ninyo, magsisuko kayo. Tigilan nyo na yan. Dahil kami po, no? Majority ng Pilipino, eh talagang gusto maubos kayo. At hindi kami mangingimi na hilingin sa gobyerno ng Pilipinas talagang no mercy sa inyo. Kasi no mercy naman din kayo sa mga kababayan natin eh. 'Di ba? Mga kapwa pa natin Pilipino, yung inyong binibiktima. Tapos lagay lang si Inday Sara Duterte diyan sa NTFL Cup. Iyakan na, mauubos na kami. Wala na kaming patutunguhan. Pinili nyo yan eh. 'Di ba? Pinili nyo yan. Hindi naman papaargabyado ang gobyerno sa inyo. Eh ano ba yung mga training-training nyo? Eh training nyo, bungee jumping lang yata. Dahil ang ilalagay sa inyo ng ating vice-presidente eh yung talagang well-trained, mga kababayan. Talagang ayoko na lang magsalita. Pero kung kayo po, mga kababayan, eh yung inyong mga anak, mahal sa buhay, eh nandito sa loob ng organisasyon na to, nako, babala na po yan. Kung mahal nyo pa po sila, kumbinsihin nyo na sumuko na lang po kesa lumaban. Dahil po, ang gobyerno ng Pilipinas, mga kababayan, wala pong ibang inisip yan kung di tayo ay mapabuti na mamamayang Pilipinas.